Pag mamahal nyo talaga, iba. Oh, daig nyo pa ang dextrose na patuloy na bumubuhay. Kaya, iba. Congratulations. Congratulations! Ka. Salamat, Madlang People. Kung kaya naman, Madlang People, dahil sa energy nyo na yan, congratulations. Ayoko na nang mag-talk. Pero dahil sa energy at pagmamahal ninyo sa amin, isang salita lamang. Ano? Congratulations. Naglabas ng reaksyon ang komedyanteng si Vice Ganda sa pagkapanalo nila laban na sa Itbulaga. Ito'y matapos na nakuha nila ang mataas na rating. Hindi nga nagkakalayo ang gap ng ratings na magkabilang noontime show, lalo na sa kalaban nitong Itbulaga sa Kapuso Network. Base kasi sa preliminary overnight na ratings ng noontime show galing sa Nielsen People Survey, lumabas na malaki ang naging progress ng It's Showtime. Ito'y matapos na hindi na ang legendary trio na sina Tito Vic at Joey ang napapanood sa noontime show. Bumaba nga ang nasabing ratings ng bagong Itbulaga nang ipakilala ang mga bagong hosts na sina Paulo Contis, Buboy Villar, Betong Sumaya, Cassie at Mavi Legaspi at Alexa Mero. Noon kasi nang hindi pa umalis ang TVJ sa programa, ay nasa 7 to 7.5% ang ratings ng longest running noontime show na Itbulaga, samantalang nasa 2.5 to 2.8% naman ang It's Showtime. Tila isa nga sa nagpababa ng ratings ng show ng kalaban ng Showtime ay ang kritisismong natanggap ng mga halos hosts online, pati na ang mga bagong hosts. Marami ang nagbigay ng dissatisfaction sa nasabing programa ng Itbulaga. Naging masaya nga ang reaksyon ng mga Showtime hosts, lalo na si Vice Ganda. Tila may pasaring nga si Meme laban na sa kalaban nilang noontime show. We always listen to the Madlang People. If you listen to the Madlang People, you will never go wrong. Because the Madlang People is the heart that will lead you to the right path. Ibinahagi nga niya ang nasabing post matapos ang nasabing viral na segment nilang Rampanalo na sambit nga nito ang pangangaral sa nasabing contestant ng segment na tila patamarin. Saad nito, hayaan mo, matigas ang ulo, hayaan mong mapahamak. Binigyan ng idea, hindi pa nakinig, panindigan mo yan. Sa panahon na to, ang daming taong may maling desisyon. Idinagdag pa nito ang panggigigil na pangaral niya na kailangan minsan ay makinig talaga sa Madlang People o mga manunood. Sige, huwag kayong makinig sa Madlang People. Ayaw ninyong makinig sa Madlang People. Panindigan mo. Dito na nga napansin na patama talaga ang mga sinabi nito sa national television at direkta itong patama sa Tape Incorporated, ang producer ng Itbulaga. Sa kabila man ng pinagdaanan ng Showtime, nanatiling tahimik nga ito sa lahat ng pambabatikos na kanilang natanggap online sa mga taong walang sawang pinupuna ang kanilang mali. Pinasalamatan naman ni Meme ang mga loyal viewers ng kanilang programa na patuloy pa rin nanonood at nakatutok sa kanila tuwing tanghalian. Matatandaang, matapos na umere ang Itbulaga kasama ang mga bagong host, ay mataas nga ang nakuha nitong ratings dahil nasa pagiging curious ng lahat. Kung sino-sino nga ang magiging bagong mukha ng programa. Pagkaraan ng ilang araw at linggo ay bumaba nga nang bumaba ang ratings nito. Sinundan pa ng pagiging vocal ni Paulo Contis sa lahat ng mga bashers ng kanilang programa. Hindi naman malilimutan ang suportang ibinigay na ni Meme sa TVJ. Noong umugong na ang balitang aalis na nga ito sa Tape at Kapuso Network, nagpalitan pa nga ng suporta si Henyo Master Joey De Leon noong binati niya si Vice sa araw ng kaarawan nito. Base na rin sa aming source na nakalap, naging saad daw ni Meme na tahimik lang siya pero nakikiramdam din siya sa mga nangyayari sa Itbulaga. Base sa aming source, syempre, tahimik lang si Meme Vice, pero nakikiramdam din siya, pati ibang mga taga-Showtime, kung ano nga ba ang mangyayari sa Itbulaga.
Handa naman ang It's Showtime sa mga pagbabagong magaganap sa kanilang programa, lalo na at nasa TV5 na ang Legit the Barkads. Siyempre, kailangan may bago rin na gawin ang It's Showtime. Ganoon naman yon, hindi sila pwedeng makampante na lang, hindi na ganoon ang kompetensya. Dahil may pagkakataong binabanggit na nga nito ang pagiging bukas nito sa usapan ng kabilang programa. Sa ngayon ay tumataas pa rin ang progress ng ratings ng Showtime, lalo na sa mga segment nilang offer sa show. Pati na ang kantahan sa Tawag ng Tanghalan ay walang kupas na pinag-usapan online. Hindi naman maiiwasang maging emosyonal ng mga madlang people. Sa mga bardagula ng mga host ng show, lalo na ang na-miss nilang pisikalang hosting ni Vice, Vong at Jong. Mga ka-showbiz peeps, kayo, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below.